Hello, good morning mga kalakwatsero. So today is December 24. Nako, Pasko na mamayang gabi mga kalakwatsero. Kaso lang, maulan din sa may Santo Tomas. So yan pala, shout out natin yung ating mga subscribers na nasa ibang bansa, no, mga Tomasino. Yan. So maulan din sa Santo Tomas ngayon. Dalawang araw na itong malakas ang ulan. Ngayon, tumila, no? So yan, gagala tayo, no? Isang araw na kasi tayong nasa bahay lang eh. So ngayon, i-update ko kayo din sa may Islix TR4, yan. South Expressway, no? Luzon South Expressway, mga kalabatsero. So ito na yung ginagawa ng ating national government. Itong kalsada na ito ay sa puntang ano na ito, no? Quezon, Lucena pala ang ano nini. So yan yung Mount Mangkiling. So naambon mga kalabatsero, no? Nagala lang tayo, no? Kasi nakakainip pag nasa bahay tayo. So itong project na to ay nag-start pa to noong 2020 pa to, no, sa panahon pa ni President Duterte. So ito yung project ni President Duterte na South Expressway expansion, no? From Manila to Lucena. Yan, ang bilis na ng biyahe din ni mga kalakwatsero, no. Parang almost 2 hours na lang ang Lucena to Manila. Kasi kung wala itong TR4, nako, sobrang traffic talaga. Pag nasa Maharlika lang. So yan yung Mercedes, yan yung subdivision namin, yan, no? Yan, no? Yan lang kami nakatira. Yan nakatira sila kwatsero. So malapit lang kami sa may Islix, yan, no? Ito Islix. Siguro rinig ko na tong ano, mga ugong ng sasakyan, no? Mula doon sa bahay. So ongoing construction pa rin mga kwatsero, no? Almost 3 years na pala to, no? Kasi 2022 ini start eh. After ng pandemic. Yan. Noong pandemic pa nga, nag-start na to eh. So ito yung farm, no? Ito yung natamaan ng ano, kalsada. Farm yan, mga kalakwatsero. Mga pitsay dyan, no? Mga gulay pala ang tinatanim dyan. So ang ganda ng Mount Mangkiling, no? So pabukso-bukso yung ulan din eh, mga kalakwatsero. So Pasko pa naman, no, mamaya. Of course, ganito naman talaga ang temperature natin basta Christmas. Bihira lang ang araw. Maulan talaga din sa may Santo Tomas pag Pasko. So yan, nadala na pala natin yung Camellia Homes. So nasa likod tayo ng Camellia Homes, mga kalakwatsero, no? Nasa left side natin ang Camellia. Yan, no? Hindi natin na ano kanina napansin, no? So dito sa unahan, merong ilog din eh. Yan, no? So ginawa na rin yung parang tulay din eh, oh. Yan, oh. Kasi may ilog din eh. May tubig lang yan pag na malakas ang ulan. Pero pag hindi malakas ang ulan, maglakot sir, wala siyang tubig. Tuyo. So yan. So matagal-tagal pa pala ito matapos, maglakot sir. 3 years na to eh. Akala ko patapos na to eh. Hindi pa pala. Ang layo pa. Ang layo pa sa ano, katotohanan pala to. Wow, ang ganda talaga ng Mount Mangkiling, mga kalakwatsero. So ito na 'yon, no, ang South Luzon Expressway. Yan. Grabe 'yung ang lawak, ang lapad. So pakita ko lang sa inyo 360 degree. So ito 'yung mga farm din 'yo. Ang ganda ng farm din, mga kalakwatsero. So ito na 'yung boundary ng ano, I think boundary ng San Miguel at saka San Bartolome. Pero itong area na to, yung tinatayuan natin, San Bartolome na to, mga kalakwatsero. Barangay San Bartolome. Kasi yan yung boundary, yung parang may ilog. So tara na, continue tayo. So ito na yung expressway, mga kalakwatsero. So ngayon, pwede pa natin madaanan, no? Pero pag ito ay ano, hindi na to pwede daanan kasi ano na to, bawal na ang motor din, mga kalakwatsero, no? So, mga big bike na ang pwede din eh. So, itong kalsada na to, connected na to. Pag natapos, ay i-connect na to doon sa South Expressway sa ano, Maynila, no? May Calamba, yan. Calamba exit. So, yung mga taga Bicol, hindi na kayo mahirapan, no? Kahit doon na, diretso na to ano eh, Matnog, yan.
itong kalsada na to. Ito yung project ni Duterte, President Duterte, na mapabilis ang biyahe from Maynila to Bicol region. Yan. Daming ano din yung farm. May napansin ako din yung mga kalakwatsi, parang ano, yung poultry. Poultry ng manok. Wow, ang ganda. Siguro pag natapos na ito, mabawasan na yung traffic doon sa may ano, Maharlika Highway. Lalo na ngayon na may SM na. Nako, sobrang traffic talaga mga kalakwatsero. Bihira lang ang hindi traffic na araw. So pag diretsuhin natin ito, madana natin yung Barangay San Antonio mga kalakwatsero. Pero I think hindi pa pwede daanan. So dini muna tayo sa may Barangay San Bartolome, no? Mag-exit. So yan, no? Ayan, kita niyo yung may motor na dumaan, yun na yung Barangay San Bartolome. So, pinaka-barangay na tayo ng San Bartolome, mga kalakotsero. So, kasi sa unahan, marami pa mga bahay doon, no? Papuntang Makiling. So, ayan. So, unahan lang ng konti. Madana natin yung barangay hall ng San Bartolome. At saka yung basketball court nila. So, dyan tayo nagko-cover sa kanilang liga last year. Oh, hindi. This year lang, no? Ano? I think September ba yun? So, ito na yung barangay hall nila. Oh, ayan. Silip lang tayo. Ayan. At saka yung basketball court ng barangay San Bartolome. So, dyan tayo, no? Active din sa sports itong barangay na to, no? At malaki itong barangay din, no? Marami din ang population din ni mga kalukatsero. So, itong Barangay San Bartolome, siya yung pinakamalapit sa SM. I think ang SM ay sakop ng Barangay San Bartolome. So, kasunod ng San Bartolome, mga kalukatsero, is Barangay San Antonio. Ayan. So, din eh, marami tayong mga kaibigan at mga kakilala, no? Si Vince Panganiban pala, shout out ko din eh, sa Barangay San Bartolome. Ayan. So, marami na rin mga subdivision din eh, mga kalakwatsero. Kasi ang likod, parang tayo din eh, sa may San Miguel eh. Kabilaan lang. So, ito yung bahay ni Kapitan, no? Ang ganda. Yung dating Kapitan pala. So, hindi masyadong maliit, malaki yung kalsada. Parehas lang din sa amin, no? Sa San Miguel. Ganito lang din kalaki. Siksika na pag ano yan, no? Kaso lang yung kalsada na may doon isira. So, mamaya pala mga kalakwatsero, ikot lang tayo, no? Dadaan tayo ng SM, ikot tayo ng Rotunda, Ilianas, din balik tayo ng San Miguel. So, naikot lang tayo, no? Parang nagsisirki lang tayo ngayon. Mula doon sa Mercedes Homes, dumaan tayo ng East Lakes, din ngayon San Bartolome, din dante ng SM, din Maharlika Highway, balik tayo ng San Miguel at Mercedes. So at least na-update ko lang kayo. Ay mamaya maglakwatsiro, madana pala natin yung bagong hospital din, no? Yung St. Thomas Doctor's Hospital. So update din natin. So konti na lang, nasa unahan na lang maglakwatsiro. So, maulan, no? Kahapon, hindi tayo nakalabas kasi pabugso-bugso yung ulan. Tapos, sobrang lakas. Tapos, biglang mawala. So, ngayon, try natin, no? Medyo ambon-ambon lang, mga kalakotsero. So, hindi tayo makalayo ngayon, no? Din mamaya, celebration na ng Christmas. So, try natin bukas kung saan tayo magkagala. So, wala pa tayong schedule kung saan tayo magkagala. So, pansin nyo din sa may Barangay San Bartolome, ang dami ng mga establishment din. No? Kumplito na rin din yung mga kalakotsero, no? Meron na rin Alphamart. Yan, no? Ito, Alphamart sa Kadali.
Ito na 'yon, oh. Bagong-bago itong Alphamart nila, oh. Ayun, oh. Ito. Yan, Alphamart. Bago 'yan. Sa una naman is Dali. Alam mo 'yung Dali, hindi rin magpatalo. Siya 'yung malapit sa hospital niya, na. So, yan ang hospital Makalagwat Zero. Ang laki. Parang cruise ship, parang barko, nakadaong. So, ito yung Dali. Mas bago itong Dali, no? Ito tayo. Mas bago to. Kasi nung una duman ako din, wala pa yan, construction pa yan. Yung Alphamart, nandyan na. So, ito na yung hospital, no? So, hindi pa rin tapos. Mas nauna pa ang SM, no? Although, kasabayan lang itong kinoconstruct yung SM at saka itong hospital na to. Pero mas nauna ang SM. Matagal kasi ang hospital makalapasir dahil daming rooms niya, no? Daming kwarto, daming division na ginagawa. Mas matrabaho kasi ang hospital compare natin sa SM na mall. So, hinto muna tayo. Kita ko muna, bibidyo muna tayo. So, ayan, no? So, ang ginagawa niyan, nasa loob na Makalagwat Zero, yung mga rooms dyan. Ayan, dyan natagal. Ayan, laki. Ang laki nitong hospital na to. Ito na yung St. Thomas Doctor's Hospital. Hindi ako sure Makalagwat Zero, St. Thomas or Santo Tomas Doctor's Hospital. So, ito na yung palabas, papuntang Marlica Highway at saka papuntang SM. So, sa SM meron dito, sa right side natin, exit. Exit or entrance, pwede na rin yan. Ito, yan. Hindi na tayo papunta dun sa May Marlica. Dini na tayo. O, diba? O, so, ang lapit ko lang sa SM, mga Makalagwat Zero, no? Almost 10 minutes lang siguro. 15 minutes. Almost 10 minutes lang. Mula sa bahay to din, eh. Pagandaan natin ay doon sa may East Lakes. So, tanan natin yung Mariwasa. Ang Mariwasa, mga Makalagwat Zero, yan, no? Likod lang ng SM yan. Yung Mariwasa na company. So, dinitanan natin yung public terminal ng SM yan, oh. So, hinto tayo saglit para makita nyo, Makalagwat Zero. So, ito na yung public terminal, yan, ng SM. So, marami na rin jeep dyan na nakaparada, no? Papuntang San Pablo, Talisay, Calamba. Yan. So, wala pa tayong nakitang mga buses, no? Mga jeep nilang at saka van. So, ito na yung parking area ng SM yan, din, oh. So, ngayon is almost 9:30 na pala, no? So, ito na yung parking area sa labas. Pero ang SM Makalagwat Zero, mayroong parking yan, no? Sa basement, sa loob. O, sa ilalim pala. Yan. Sa ilalim ng SM, mayroon din. So, nasa inyo na lang kung dini kayo sa labas or doon kayo sa loob. So, nasa gilid tayo ng SM. Yan, no? Ang laki ng SM, oh. Ito yung side view. Side view na. Side view yan, mga Makalagwat Zero. Nasa gilid tayo. So, wala pa masyadong ano. Pero siguro, bubukas na yun, no? Kasi 9:30 na, eh. Nagbukas na yan. So, I think mamayang hapon siguro gagala tayo. Maraming activities ngayon sa SM, no? Try natin mamaya. Mga 4 o'clock ng hapon. So, din ito na natin din yung Indian Hotel. Yan, o. Ang Indian Hotel, Makalagwat Zero. Opposite side lang yan ng SM, Santo Tomas. Yung Indian. Yan, o. So, nandyan na rin yung East NR. Dito lang din yan. Harap lang din yan ng SM. So, ito na yung exit ng SM papuntang Calamba. Yan. Ito na, Maharlika Highway pala. Yan. Ito na yung Maharlika Highway. So, yan. Tanan natin ng Lianas. So, ikot lang tayo dyan sa may rotunda, Makalagwat Zero.
So, para Mercedes, doon sa tinitirahan ko, diba? Ang bilis. So, ikot lang tayo. So, yan na yung papuntang Tanawan sa my right side. Dito naman sa kabilang side, ito na yung papuntang San Pablo. Yan. So, din yung traffic, mga kalakwatsero, mamaya. Mamaya tanghali. Diyan lang dito ang traffic. Ngayon, hindi pa. Kasi umaga pa eh. So, shoutout pala natin yung ating mga kaibigan dyan, no? So, Merry Christmas sa inyo. Lalo na yung mga subscribers natin dyan sa ibang bansa. So, maligayang Pasko po sa inyong lahat. So, ito ngayon ang Santo Tomas. Maulan. Paskong Pasko talaga. So, din eh, medyo traffic kasi yung iba ay paliko na ng SM, mga kalakwatsero. Nagli-lip turn na kasi yung iba din eh. Early shopping na sila, no? Hindi na sila nakipag, ano, kasi mamaya kasi siksikan na eh. So, alam niya, mga, ang SM, mga kalakwatsero, punong-puno. Since nag-start noong October 27 until now, grabe ang SM Santo Tomas. Punong-puno yan, mga kalakwatsero. So, yan, ang daming naliko. Yan, pasok ng SM, o, di ba? So, din eh, traffic rin, o. Yan. Mamaya yan, abot na yan doon sa Dolo, sa may, ano, San Pedro ang traffic. Buti na lang dito sa my right side, pinagamit na ng Madison Garden yung, ano, nila, kalsada. So, yan, ang kagandahan ng Madison. Ino-offer nila yung kalsada nila para lang maibsan yung traffic pag ikaw ay papuntang Tanawan. So, yan, ito na naman yung Barangay San Miguel, mga kalakwatsero. Naikot lang tayo. Yan. So, na yung McDonald's. So, sa may right side, going to Tanawan din yan, no? Yan na yung Sampalucan Road. Yung right side natin. So, dito sa may unahan ng konti, ito na naman yung papuntang Mercedes Homes, San Miguel. So, yan na yung papuntang, ano, Slicks, TR4. So, left turn na naman tayo din, mga kalakwatsero. Dito, pahirapan ang pagtawid, no? Kasi walang traffic lights. So, maswerte lang din, pag may mabait na driver. Na pagbigyan tayo. So, ayan, ito, halatang-halata, mabait ito. Huminto talaga siya. So, ito na yung papunta doon. Naikot lang tayo, malakarchero. Naikot lang tayo. So, din eh, sa kalsada namin, sirang-sira na talaga. Sa daming, ano, mga dump trucks na daan. Dito kasi ang mga dump trucks, no, na daan. Habang nagtatrabaho sila sa East Lakes. So, ayan na, oh. Meron ng dump truck na naman, oh. So, wala na talaga yung kalsada namin din, eh. Durog na, mga kalakwatsero. Sa daming malalaking truck. So, ayan, oh. Wala na, ang kalsada namin. Sirang-sira na. Tapos, traffic pa. Yan, o. Siyempre, yung mga nakasunod. Nakasunod din sa dump truck. Pag mabagal ang dump truck, mabagal din lahat. Yan, o. Yan ang mahihirapan din ni mga kalakwatsero. Sito na yung Barangay San Miguel. Yan. Puro 4. So, kita na ako ng mga taga San Miguel. Siguro, sabi ng taga San Miguel, nagala na naman sila 4-0. So, ito na yung TR4. Yan, dyan tayo kanina mga 4-0. Nako, naulan na. Napatak na ang ulan mga 4-0. Pumatak na ang ulan. Nako po. Basahan ang kamera natin. Hindi pa naman ito naka-waterproof. Nakamilimutan ko dalhin yung casing. Naulan na talaga.
So diyan tayo, mga kalakwatsero. Diyan tayo kanina. Ito, ayan, oh. Diyan tayo pumasok kanina, ayan. So dito na lang, mga kalakwatsero. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Thank you. Bye-bye. Merry Christmas sa lahat, no? So dito na lang kasi ang lakas na ng ulan. Bye-bye.